natin sa Diyos. At ang Diyos mismo, He created the relationship. Okay? Ano yun? And God created us to enjoy intimate relationships. Nilalang tayo ng Diyos sa malalim na pakikipag-relasyon. Dito, una sa relationship natin sa Diyos. Kumusta ang inyong relationship sa ating Panginoon? Magpapasalamat ako sa inyo na kayo nag-attend dito. Yung ating napagandang team, Inamor. Sabi yun, na-inlove ka pa ba sa Panginoon? Katulad ng Ephesians noon na una na-inlove siya kay Jesus, pero pagdating ng araw, ang kanilang first love, ayan ang una, pag tayo, una pa lang nabi niya gan, mainit na mainit ang relasyon ka. Pero pagkatapos ng ilang taon, ay nakalimutan na. Akala na lang siya nagpabinya. Hindi ko siguro may magandang dalaga, may magandang ayoga kong binata. Pero pagkatapos, wala. So, ito po. Sana ang ating relationship ay yung nagpapatuloy. Hindi lang merong season na lang. Sa panahon ng Christmas, sa panahon ng Holy Week, sa masimba, masimba sa panahon ng Christmas. So, relationship to God. Kailangan kilalanin natin ang ating Diyos. Paano natin makikilala natin ang ating Diyos? Nakita ba natin si Jesus? Nakita natin si Jesus? Kristo, nagtanong talaga si Jesus. Pero sabi ni Jesus, napalad kayo, ay kung inyo nakikita ako, kayo ay meron pananampalataya. Sabi nung ni Thomas, Thomas, mapalad, ay kung inyo nakita ako, imagine, hindi mo nakikita pagkatapos na inlaban mo siya. Parang imposible, di ba? Ang relationship sa ating perception, ma-inlove ka kung nakikita mo. Pero tayo, hindi natin nakikita si Jesus. Ibinigay natin rin, surrender tayo sa ating buhay, sa pagpapabinag natin, pagtanggap natin sa Kanya. So, ganyan ang miracle ating pakipag-relasyon sa Diyos. Ito ang nature natin, all nature natin. We are enemies of God. Isaiah 59:2. Your sin separated you. Ang kasalanan ay nakapag-iwalay sa ating sin. Ganito yan. Nang magkasala si Eva at Adan, ano nangyari sa kanila? Sila ang lumayo sa ano? Sila nagtago. Umabos ito. Subalit ang Panginoon mismo ang naghanap saan? Sa kanila, tinawagan sila at hindi sila pinabayaan. Ang tao pag nagkasala, nakamatay siya ng tao. Ano nang ginagawa niya doon sa kanyang lugar? Umaalis siya. Umaalis, di ba? Hindi yan ang nature ng tao. Tumatakbo. Umaalis. Ganun rin, ang tao, ang ating lumang likas na tao, pag tayo may kasalanan, tayo ay lumalay. Kaya yung ating mga kaibigan, mga young people na hindi na dumadalo sa church, sabi nila, kasalanan ako. Ayaw ko naman. Subalit ang Diyos ang naggawa ng paraan sa bagong likas ng tao. Romans 5:1 and 3, we are at peace with God. Sabagat ang sabi ni Paul, while we are sinners, Christ died for us. Kung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay saan?
si Cristo mismo. He humbled himself and became man. Siya'y nagkatawang tao. Naging katulad natin. Nakipaghalubilo sa mga tao. At doon, pinakita niya ang pagmamahal sa tao. Siya ay namatay para sa parang yung relationship na yun na putol ay ibalik-balik. So, ganyan ang ginawa ng Diyos. Sa kanyang pakikipagrelasyon sa tao, siya mismo ang nagawa ng paraan upang ibalik ang relationship na naputol at yan ang kasalanan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos kanyang tipo. Pinabayaan. Katulad ng prodigal son, numalis sa kanyang mga magulang, sa kanyang papa. Pero nang bumalik, anong ginawa ng tatay? Tinanggap muli at binigyan muli ang isang napagandang Kristo. So, ang kailangan lang ng tao na mayroong kasalanan ay bumalik sa amin. I-build muli ang relationship. Paano natin lalong lumago ang ating relationship sa Kanya? Through His Word sa Kanyang salita. So, yung tibod, kung gusto nyo lumago ang pagkakilala niyo kay Jesus, search the scripture for the interpreter. One chapter a day ang kailangan dyan. Pagbangon niyo, bago kayong gumawa ng ano na nagawain, pause for a moment. Read the Word of God. Yan ang nagpapagatoo ang nagpapakilala ng Diyos ng Diyos. At sa pag-searching niyo ng Scripture, makikilala niyo ako at doon kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ni Paul, by hearing, in hearing the Word of God, yun nag-grow ang ating relationship. So, pag wala na kayong panahon, magbasa ang Bible, hindi na kayo nakikinig na mga salita ng Diyos, iba na ang inyong ginagawa, paano lalago ang inyong relationship with Jesus? Tayo mga bagong binyag na hindi na nagbabasa ang salita ng Diyos kaya nyo. So, mga young people, ito ang ating priority sa ating buhay. Pagka kung wala tayong relasyon sa Diyos, ano man natin ang ating gawin natin, hindi tayo buhay. Ang sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do. So, i-belt natin ang relationship natin sa Diyos. At anuman ang relationship yan, na inyong gagawin, yan ay magtatagumpay. Pero sa una pa lamang, na wala kayong relationship sa Diyos, kahit anong relationship ang hanapin nyo, hindi yan magtatagumpay. Kaya ang una dyan ay i-belt natin ang pundasyon natin sa Panginoon. Lalo natin siya makilala. Next is relationship with self. Kumusta ang ating relationship sa ating sarili? Wala nang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw. Wala nang magmamahal sa sarili mo ikaw. Kung gusto mo mahalin ng kapwa-tao, dapat marunong ka mamahal sa sarili. Hindi naman yung self-centered ka. Sino ba ang mag-iingat sa sarili mo? Kakain ka ba ng mga karamaldumal? Iinom ka ba ng mga intoxicating ng mga inumin upang sirain ang katawan mo? So, kailangan malaman natin ang ating sarili. So, ang una dito ay self-awareness. Tingnan natin ang ating sarili. Kumusta ang aking sarili? Maraming mga young people na hindi matanggap-tanggap ang kanilang sarili. Sa kakatingin sa salamin. Bakit ako hindi maganda? Bakit si mama naman at si papa ganda naman ang pag-agawa nila sa akin?
So sekarang ingin sarili, hindi man naman sarili. Kaya gagawa ng mga paraan, pagpapaganda, magpapaganda na, magpapaganda ng ano. Yan. So anuman ang pagkalalang ng Diyos sa ating mga young people, yun ang sunod dyan, self-acceptance. Tanggapin na natin ang sarili natin. Individual, tayo may pagkakaiba-iba. Kahit sa mga kapatid, kahit ang kambal, ay magkaiba pa ang mukha ng dalagang lubusan. Ang ugali, magkaiba. So Joseph, ano man ang pagkalalang ng Diyos sa'yo, tanggapin mo na yan. Kung lalo ka pang magpugi, magpagitin ka, lalo kang so, ito ay tanggapin na natin ang ating sarili. Walang magtatanggap sa buhay mo kundi ikaw. Gusto mong tanggapin ikaw, hindi mo naman pwedeng ma-accept ang sarili mo. So, ang mangyayari niya, mag-suicide ka. Mabuti ba, patayin ko na lang ang sarili ko. So, ito ang problema ng tao. Hindi matanggap-tanggap ang ganyan. Sarili. Kung ano siya, ang pagkatao niya. Walang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw. Ingatan mo ang sarili mo. Mamahalin ko ang sarili ko sapagkat ito ay ibinigay sa akin. Ako unique. Diba? Yan yung self-identity. Ano ba ang ating identity sa pagkatao? Bilang Kristiyano, mga young people, ang identity natin, we are a peculiar people of God. Tayo kakaiba. Huwag na natin gayahan ng iba. Ang problema sa atin ay ginagaya natin ng iba. Katulad ng mga Israelites noon, ang sabi ng Diyos, kakaiba kayo, special kayo. Ang bayan ko, gumaya sila sa iba-ibang mga tribe. At na doon, nagkaroon ng problema ng bayan. Now, nag-creeping inside the church ang influensya ng sanlibutan. Pag tayo ay wala ng pagkakaiba, ano ang mangyari sa atin? Hindi pa tayo mag-join sa Seventh Adventist Church, wala tayong pagkakaiba. Ikaw lang! So, ay nagkakaiba mga young people, ang identity natin bilang mga kabataan ay nagkakaiba tayo. Kaya lamang sa ating pagnanamit natin, sa ating pagbabaro, sa ating mga lahat nating pagsalita, lahat ating gagawin, kaya pag kayo nag-aaral sa mga public and public universities, pagtingin agad lang sa inyo, kayo makita agad ang difference. Makita agad doon ang reflection ng character ng Jesus. Hindi tayo magre-reflect noon kung wala sa Jesus. Hindi tayo nailag sa ating lahat. So, dito, mga kabataan, ay tanda natin na walang magpapakala sa ating sarili. Huwag nyo nang sisihin ang mga magulang nyo. Huwag nyo nang sisihin ang Panginoon kung bakit ganito ba. Yes, mayroon mga pagbabago darating ang araw, magbabago ang ating mga physical na kanya. Subalit ang puso, ang dami natin, sana hindi magbabago. Dito sa relationship with others, with your friends. Importante ito. Dito ko si Ma'am Branche, magkasalita siya dito sa relationship with the family. So with them. Ikakap ko dito at susunod ako magsunod.
prospecting parents kasi parang hindi gano'ng attractive sa mga kabataan. And especially na pag lumalaki tayo, nagkakaroon ng generation gap. Di po ba? Naranasan niyo ba yan? Na parang iba yung opinion ng magulang at iba yung opinion natin sa mga issues ng ating buhay. Okay, but this time, I hope na you will get something as a small thing, a little thing from my lecture na pwede niyo maulit. So my topic is about respecting parents. Shall we read all together? Ephesians 6:1. Parents, obey your children. Ano man sabi niya sa to? Sino may gustong sabihin? Sino may gustong sabihin? Bakit baligtad? Dapat children. So yung kung sabi ko nga, gagawa ko ng Bible, na version, Franchi version, kasi King James version. Ako gagawin naman ng Bible, Franchi version, ito, parents, obey your children in the Lord, for this is right. Kasi pagka minsan, nagkakaroon nga ng conflict, ano, between the parents and the children, and it seems, for the children, that their parents should be the one to obey, to give the respect, which is not good, kasi, ang sabi dyan sa Ephesians 6:1, ano ang sabi? Kung ipapalit natin, ano ang dapat mauna? Children. Okay, sabihin natin yung tama. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pag ganito, na parents obey your children, is this right? No, this is wrong. Dapat yung dulo, for this is wrong. Okay, sige. Pagpatuloy natin. Now, in Exodus 20 verse 12, ibang version po ito, sabi dyan, honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God will give you. Kung sa King James Version, sa ulo natin lahat, ano yung nandoon sabi? Honor your father and your mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Sige. Ito, si Ted Turner. May sinabi siya, sabi niya, we're living with outmoded rules. The rules we're living under the Ten Commandments, and I bet nobody here even pays much attention to them because they are too old. Very old yung Ten Commandments, ang ibig sabihin, because thousands of years na ito ibinigay. So, outmoded na. When Moses went up on the mountain, there were no nuclear weapons. There was no poverty. Today, the Ten Commandments wouldn't go over. Nobody around likes to be commanded. Commandments are out. So, out na, outmoded. Wala na sa uso. Naniniwala ba kayo dyan? Of course not, because we Seventh Adventists, we uphold the Ten Commandments, especially the Fourth Commandment. Now, sa Commandments 1 to 4, yung vertical, yung first 4 out of 10, yung ating vertical relationship with God. Commandments 5 to 10, our horizontal relationships with others. So that includes our family, our spouse, sino pa? Our friends, our neighbors, our relatives, at iba pang kapwa-tao natin. Now there are three kinds of parents. Una, yung biological parents. Sino itong biological parents? Sila yung nagluwal sa atin. Sila yung kung saan nagmula yung sperm and egg cell. Alam niyo yan, di ba? Hindi na natin dapat expand. Now, ito naman na legal parents, siguro yung adoptive parents na nag-adopt sa atin legally. And nurturing parents, sila naman yung kung pwedeng nag-aruga sa atin na pwedeng kang mag-anak or kahit hindi ka mag-anak, nurturing parents. So, three kinds of parents. So, pag sinabi kong parents dito, hindi lang yung biological parents natin, kundi alitman dito sa tatlong ito. Okay, now, why did God give this commandment? Referring to the commandment, honor thy father and thy mother. Pang ilang commandment ba yun? Six. Five.
fifth commandment. Di ba yun yung first commandment dun sa isang tablet of stone? No, yun ang foremost commandment to all. Bakit kaya ibinigay? Sabi dito, respect begins in the home. Remember na ang isang bata, pag iniluwal siya, ang unang-una niyang kasama, sino yun? Yung kanyang mother, yung kanyang father. Yung, kung siya ay pangalawa o pangatlo sa magkakapatid, ang kasama niya dyan, yung immediate family, yung mga siblings niya. So kung meron na matututunan siyang respect, saan yun na lugar? Sa tahanan natin. Ano pa? The home is the birthplace of a child's ano, self-esteem. Ano ba yung self-esteem? Pag sinabing self-esteem, lakas ng loob, pwede rin, ano? Yung may lakas ng loob kang gawin ang mga bagay-bagay. Yun, self-esteem. Mataas ang pagkilala mo sa iyong sarili. Ano pa? Respect for authority, which includes your parents. And the birthplace of your values. Kumusta ang inyong values, mga kabataan? Sana yung values natin, elevated siya, no? mas level up sa term natin ngayon, mas level up siya compared dun sa values ng mga Hindi Adventist. Diba karamihan siguro sa inyo ay nag-aaral sa non-Adventist school. Sino sa inyo nag-aaral sa Hindi Adventist institution? So halos karamihan sa inyo, wala na. Minsan, sasabihin ng ating friend, uy, bakit yan? Kakaiba ugali niya. Ang ganda ng ugali niya. Ah, kasi 7-Adventist pa lang. Pero meron naman sasabihin, uy, bakit ganyan ang ugali? Di ba, 7-Adventist yan? Ganyan ba mga Adventist? Di ba napupunaan? Dahil ang dala-dala talaga natin kung ano tayo, yung ugali natin. Kahit sino pa ang ating makasalamuha, yun na yung tayo. So, we need to be careful of our traits and attitudes towards others. Okay. So, ito yung, binasa na natin ito, no? Exodus 20 verse.